patungkol naman sa pagpapaandar ng ano, baklas, eh tuloy pa rin yan, syempre. No? Hindi naman yung kabuuan ng Operation Baklas ang controversial. Eh. Mm-hmm. Doon lamang sa involved ng private property. But for the streets, yung mga nasa public places, yung mga nakakabit sa mga kawad ng kuryente, eh tuloy po kami magbabaklas ng mga ganyan. Ito ang binigyang diin ng Commission on Elections sa gitna ng mga batiko sa Upland Baklas. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, hindi nila ititigil ang operasyon laban sa paglaganap ng illegal na campaign posters dahil lang sa ilang nagre-reklamong individual. Pero sa isang sulat ng abogado ni Vice President Lenny Robredo na si Attorney Romulo Macalintal, formal na nitong hiniling sa COMELEC na suspindihin muna ang implementasyon ng mga regulasyon para sa election propaganda materials habang isinasailalim pa ito sa review. Partikular na binanggit ni Macalintal ang regulasyon para sa campaign poster na hindi umano maaring ipatupad sa isang pribadong individual o hindi naman kandidato. Paliwanag nito lahat ng probisyon na nakasaad sa RA 9006 o Fair Elections Act ay aplikable lamang sa kandidato at political parties. Sa katunayan, wala rin ito sa COMELEC Resolution 10730 o Implementing Rules and Regulations ng Fair Elections Act. Dagdag pa nito ang ginawang pagbaklas ng COMELEC sa umano'y oversized na campaign posters sa pribadong property ng mga hindi naman kandidato na walang notice at hearing ay labag sa ating saligang batas. Samantala, naninindigan naman ang COMELEC na nasa kanilang kapangyarihan na i-regulate ang mga campaign material na oversized o hindi tama ang sukat kahit ito ay nasa private property. Batay sa rule ng komisyon, dapat 2 feet by 3 feet lang ang laki ng mga campaign poster kapag wala sa headquarters ng kandidato o political party. Una nang sinabi ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez na maganda na may magsumite sa kanila ng position paper para matalakay. Palagi naman anyang bukas ang komisyon sa mga suhestyon ng publiko hinggil sa mga ipinatutupad nilang regulasyon. Although naiintindihan natin USEC na maraming ang nagre-reklamo, so ang COMELEC ay bukas naman ang pintuan namin sa mga ganyang klaseng opinion at willing naman kaming pag-aralan ulit yung polisiya na ito. Samantala, sinabi naman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na masyadong mahigpit ang mga regulasyon ng COMELEC hinggil sa pangangampanya kaya nagkaroon ngayon ng maraming paglabag kaya may mga apila na sa COMELEC na luwagan ito. Obviously po, USEC, no, marami tayong nakikitang violation precisely because napaka-stricto ng mga rules and regulations na pinalabas ng COMELEC. At meron na pong mga proposals and appeals ang iba't ibang mga partido at mga politiko sa ating Commission on Elections para maluwagan ng konti ang kanilang mga regulasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.